babaeng nakasurvive sa plane crash at 11 days sa Amazon Forest. Isa sa mga pinakanakakatakot na disgrasya ay ang plane crash. Kung iisipin mo pa lang na mahuhulog ka mula sa napakataas na altitude, ay siguradong matatakot ka na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang babae na hindi lang nakasurvive sa isang plane crash? Nagawa niya pa ito sa murang edad na 17 anyos lamang. Pero hindi lang yan, dahil higit sa lahat, nakuha niya pang makasurvive sa loob ng 11 days sa Amazon Forest ng mag-isa. Maniniwala ka ba? Dapat lang, dahil ito mismo ang nangyari kay Julian Kopka. Si Julian Kopka ang nag-iisang anak ng dalawang German zoologist na sina Maria at Hans Wilhelm Kopka. Sa murang edad na 14, sumama siya sa kanyang mga magulang papunta sa Amazon Rainforest upang i-establish ang Panguana Research. Ang pananatili niya doon ang nakapagturo sa kanya ng survival skills na gagamitin niya para sa kanyang kakaibang karanasan. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nangyari kay Julian? Noong December 24, 1971, isang araw lamang pagkatapos ng kanyang graduation, sumakay sa Lanza Flight 508 si Julian at kanyang ina upang bumalik sa Panguana. Gusto sana ng kanyang ina na lumipad sila ng December 19 o 20, pero gusto ni Julian na dumalo sa kanyang graduation. Nang sumakay na sa eroplano ang 17-year-old na si Julian, agad niyang pinili na umupo malapit sa window dahil mahilig siyang tumingin sa labas habang nakasakay sa eroplano. Nasa tabi naman niya ang kanyang ina. Unang napansin ni Julian na dumilim ang langit pero hindi na niya ito inisip pa. Nagulat si Julian nang nakakita siya ng white light sa pakpak ng eroplano hanggang sa napagtanto niya kung ano talaga ang nangyayari. 20 minutes na lang sana bago makarating ang flight sa destination nito pero biglang tinamaan ng kidlat ang kanang pakpak ng eroplano. Sobrang bilis ng pangyayari, nagpapanik na silang lahat at lumilipad na ang mga suitcase at mga package nilang dala. Di nagtagal, bumabagsak na ang Lanza Flight at lahat ng mga pasahero ay sumisigaw na. Narinig ni Julian na nagsabi ang kanyang ina na, "Katapusan na ito!" At maya-maya pa ay hindi na niya katabi ang kanyang ina dahil nahati na ang eroplano. Nahiwalay din si Julian sa eroplano habang nakaseatbelt pa rin sa kanyang upuan. Nag-freefall na si Julian sa altitude na 10,000 feet. Nang naglanding na siya sa lupa, agad na nawalan ng malay si Julian. Napakakonti lamang nang nakakagising matapos maging biktima ng plane crash. Pero bigla na lang nagising si Julian. Nailigtas siya ng kanyang upuan na hindi niya natanggal ang seatbelt at ng mga puno sa gubat na siyang nagpahina ng impact ng pag-crash. Pero siya lang mula sa 93 passengers ang nakasurvive. Nag-crash ang eroplano sa malawak at mapuno na gubat ng Amazon. Pasko na, December 25, 1971, at nag-iisa na lang si Julian. Noong nagising siya ay nalilito pa siya dahil sa shock. Nabasag ang kanyang collarbone at nagkaroon siya ng maraming sugat sa kanyang balikat. Dahil hindi niya alam ang gagawin, humiga lang sa gubat si Julian buong araw hanggang umaga ng sumunod na araw. Nagsimula nang maglakad si Julian, pero dahil lumaki siya sa kagubatan kasama ang kanyang zoologist na magulang, alam niya kung gaano kadelikado ang Amazon. Maraming mga delikadong hayop dito tulad ng jaguars, black caimans at higit sa lahat, mga poisonous snakes. Mas delikado ang poisonous snakes sa gubat dahil hindi mo ito mapapansin. Naka-camouflage ito sa mga dahon o sa lupa, kaya hindi mo mapapansin na nakatapak ka na pala ng ahas at kinakagat ka na nito. Kaya naman, upang maiwasan ito, bago humakbang si Julian ay tinatapon niya ang kanyang sapatos sa kanyang hahakbangan. Kung may ahas man, malalaman niya dahil tatamaan ito ng kanyang sapatos. Habang umaabante, naririnig ni Julian ang ingay ng mga aircraft sa ibabaw na hinahanap ang wreckage. Sumisigaw siya at kumakaway pero hindi siya makita ng mga searchers dahil sa kapal ng puno ng rainforest. Doon niya lang napagtanto na walang magliligtas sa kanya at kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Sa mga panahong iyon, nasa wet season ng Amazon. Palaging umuulan kaya walang pruta sa mga puno at hindi rin siya makakagawa ng apoy. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng pack ng candy mula sa eroplano at ito ang kinain niya sa mga sumunod na araw. Naalala niya ang turo ng kanyang ama na sa kagubatan, kapag nakahanap ka ng ilog, may tao sa malapit. Di nagtagal,
Nakakita rin ng ilog si Julian. Doon siya sa gilid ng ilog naglakad dahil ito ang turo ng kanyang magulang. Minsan ay nagpapalutang siya sa ilog. Tinuruan siya ng kanyang ama tungkol sa piranha sa ilog, pero delikado lang ito sa mababaw na parte. Kaya naman, doon siya nagpalutang sa malalim na parte. Naghihintay na makakita siya ng iba pang mga tao. Habang tumatagal, ay mas napapagod na si Julian. Sa umaga, kung hindi umuulan, natatamaan ng masakit na sinag ng araw ang kanyang katawan, at sa gabi ay humihiga siya sa ilalim ng malaking puno at giniginaw. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos dahil kinakagat ng mga insekto ang kanyang mga sugat, pero kailangan niyang magpatuloy. Sa pang-apat na araw niya sa rainforest, nakarinig siya ng nakakatakot na ingay. May grupo ng mga vultures sa malapit, hanggang sa natagpuan niya ang ilan pang mga pasahero na hindi nakaligtas sa crash. Agad niyang nilapitan ng isa at tiningnan ang kuko sa paa nito. Noong nakita niya na may nail polish, doon niya napagtanto na hindi iyon ang kanyang ina. Habang tumatagal ang pananatili ni Julian, nawala na rin siya ng pag-asa hanggang sa bigla siyang may nakita. Noong una ay akala niya nag-i-imagine lang siya, pero nang lumapit siya, totoo ang kanyang nakita. May bangka sa ilog. Maya-maya pa, napansin na rin niya na may tila daanan ng tao sa malapit, kaya sinundan niya ito. Tuwang-tuwa siya nang nakakita siya ng kubo. Nang pumasok siya, walang tao sa loob, pero nakakita siya ng container na may laman na gasolina. Doon niya naalala ang sinabi ng kanyang ama na pwede itong gamitin upang paalisin ang mga maggots. Sa mga panahong iyon, may malaking sugat siya sa kanyang balikat at infected na ito ng maggots. Binuhusan niya ito ng gasolina at agad niyang naramdaman ang napakatinding sakit. Pero nagpatuloy lang siya at nakabunot siya ng 30 maggots mula sa sugat. Natulog na rin si Julian sa loob ng kubo. Pagsapit ng umaga, may narinig na mga boses si Julian. Inisip niya na nag-i-imagine na naman siya, pero habang tumatagal ay mas lumalakas pa ang boses. Agad na lumabas si Julian at nakita niya ang tatlong mangingisdang Peruvian na nagulat sa kanilang nakita. Isang payat, madumi at blonde na batang babae. Noong una ay inakala ng mga mangingisda na isang water goddess si Julian mula sa kwento-kwento sa lugar na iyon, na isang half-dolphin at half-girl na blonde. At muli ay nailigtas na naman si Julian dahil sa turo ng kanyang mga magulang. Tinuruan siya ng kanyang ama kung paano magsalita ng Espanyol, kaya nasabihan niya ang mga mangingisda kung ano ang nangyari sa kanya. Ginamot nila ang mga sugat ni Julian at binigyan ng bata ng pagkain. Pinasakay din nila si Julian sa isang bangka papunta sa lumber station kung saan sumakay siya sa isang helicopter at hinatid ng local pilot sa pinakamalapit na ospital. Sa wakas ay nakaalis na rin si Julian sa gubat at di nagtagal, dumating na rin ang kanyang ama. Tinulungan din ni Julian ang mga searchers na mahanap ang plane wreck na ilang araw na nilang hinahanap. Pagkatapos ng plane crash at pananatili sa rainforest sa loob ng 11 days, tuluyang nakarecover si Julian at sumunod siya sa yapak ng kanyang mga magulang. Ngayon ay isa na siyang biologist at siya na ang nagdadala ng Panguana Research sa Amazon Rainforest. Sa madaling salita, hanggang ngayon ay malapit pa rin siya sa gubat na nagpabago ng kanyang buhay. 11 buwan bago ang insidente ni Julian Kopke, may isa pang plane crash kung saan nakaligtas ang isang babae matapos mahulog mula sa taas na 33,000 feet nang walang parachute. Panoorin ang aming video tungkol kay Vesna Volovich para sa buong kwento. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.